Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Pag-usapan natin kung saan ba tayo mas makakatipid o makakamura, no? Kung sa pagbili ba ng mga assumed balance na sasakyan o yung tinatawag nating pasalo. Pag sinabi kasing pasalo, ay mayroong first owner na bumili ng sasakyan. Tapos, hindi na niya kayang bayaran sa kadahilan ng maaaring nawalan ng trabaho o di kaya ay affected sila ng pandemya, ganyan. So, kinailangan nila ng halaga o malaking halaga ng pera, kaya hindi na nila kayang bayaran at ituloy pa yung pagbabayad sa kanilang sasakyan. So, sa halip na magkaroon sila ng record, no, sa CMAP, ganyan, ay ibebenta na lamang nila ito, ipapasalo na lamang nila ito sa ibang tao. Ngayon, tama ba na bumili tayo ng mga second hand o mga assumed balance na sasakyan, o mas makabubuti na bumili na lamang tayo ng brand new? Okay, so dalawang bagay. Una, tingnan natin kung ilang mileage na ng sasakyan ang tinatakbo nito. Okay? Pangalawa ay ilang buwan nang ginagamit ang sasakyan at ilang buwan na ring hindi ito nababayaran. Okay? So, napakahalaga nitong dalawang bagay na ito. Pangatlo ay siyempre kung magkano ba ang ibinayad nilang down payment noong panahon na binibili nila ang sasakyan. So, halimbawa ng Toyota Avanza E, ang hinihinging cash out ay 265,000. So, ang tanong, nung binili ba nila ang sasakyan na ito ay nasa 265,000 nga ba? Pag ganito yung halaga ng sasakyan, 100 lang naman pala, ito ay overpriced. Ayan, so halimbawa itong sasakyan na ito. Halimbawa nung brand new ito, ang binili o halaga ng pagkakabili ng first owner ay nasa 109,000 lamang. Tapos makikita mo sa pasalo o assumed balance, ibebenta nila ito ng 200,000. No? Tapos meron ng 40,000 miles na tinakbo. And then, bukod doon, meron ng dalawang buwang hindi nababayaran. At bukod doon ay, kumbaga, 36 months pa o 48 months pa yung kanyang babayaran. O kaya marami pa, 50 months pa yung kailangan niyang bayaran. So, think twice. No? Think twice. Kasi hindi po dapat ipasalo sa second buyer o owner ang halaga ng down payment kasi nagde-depreciate ang sasakyan at the same time ginagamit ito.